Okay, hello guys. Welcome once again on our channel. I know na hindi tayo nakapag-post gaano from the past few days. I'm looking now sa calendar ko, parang meron tayong isang buong week na hindi talaga ako nakapag-post. Well, syempre, eto ako, magdadahilan na naman sa inyo. But bago ko sabihin sa inyo, my name is PJ Valencia, isa akong freelance graphic artist based here in the Philippines, and you're watching FiSH LiNE Creative Vlog. Okay, bakit nga ba? Ang pinaka-last yata na video na na-upload ko is regarding about reality, ano, sa pag-freelance. Yan, okay. So, kung gusto nyo mapanood yung video na yan, nandyan yan. Well, totoo yun na nangyari sa akin yun na talagang ilang months yun na walang client talaga na dumating. Wala rin akong client na makuha. Pagpasok ng September, syempre, eto na. Yun, sa wakas, meron tayo mga nakuha na client. Finally, magiging busy na ulit tayo. So, nung past few days kasi na yun, well, although on, medyo na sad ulit ako noon. So, medyo nawalan ako ng inspiration na naman to shoot. To ano, kasi parang, sabi ko, bakit ganun? Bakit wala talaga? Bakit wala talagang makuha? Pero within that journey ko na yun, may mga tinake down notes din ako para at least makita ko rin yung mga alignment na kailangan kong gawin. And yun yung mga i-share ko sa inyo siguro sa mga darating pa na mga videos natin ngayon. Kasi meron at meron din ako natutunan. But right now, bukod sa magulo ang ating buhok ngayon, nakikita ko, medyo na-excite lang din ako. Naalala nyo before, yung pinakaunang mga recordings natin gamit itong DSLR natin. Diba sabi ko sa inyo, hirap na hirap talaga ako kasi kailangan ko pang i-press yung record sa likod. Tapos, check ko muna. Hindi ko alam kung nakafocus sa atin yung camera natin or blurred ako. Tapos, yung background ko yung nakafocus. Ganun kasi, wala akong monitor talaga pag nagre-record. And then, isang video natin, parang nagawang ko ng paraan, diba? Na share ko sa inyo yung sa TV namin. Yung ginagamit namin TV, yun ang ginamit ko muna ng monitor. Nakakuha ko ng HDMI na cable, then yun yung kinunik ko sa TV. And somehow, kahit pa paano, malaki naman ang naging tulong. Kasi nga, nakikita ko na yung sarili ko kung paano ba talaga yung focus habang inaayos ko mismo yung camera natin. Pero right now kasi, meron ulit akong nagawang paraan. Kasi right now, nakabili na ako ang cable natin, okay? Tayo lang. Ito totoo guys, pakita ko sa... Yan. So, itong cable na to, yan ang kinabit ko ngayon dito sa Mac ko. Okay? So, finally, hindi ko na kailangan ng malaking TV kasi gumana itong wire na nabili ko. Tapos, ito yung nakakonect ngayon dito sa aking camera. So, right now, ayan, nakita nyo. Yan, live recording yan. Yan na mismo. So, dyan na lang ako nakatingin. Hindi na ako nahihirapan na nasa masyadong malayong angle yung monitor ko kasi nandito na lang to mismo sa baba ng camera ko, okay? So yan, o diba? So kitang-kita ko na ngayon yung sarili ko. Anyway, so ayun na nga, na-share ko nga ito sa inyo. So right now, medyo mas napadali pa lalo yung aking pagre-record. So siguro tatanungin nyo, ba di ko pa ito ginawa noong una? Actually kasi meron na ako nabiling wire. Itong wire na to, may nabili na rin ako kay Salamat Shopee. Pero nadismaya ako doon kasi yung wire mismo hindi kasya doon sa port mismo ng DSLR natin, ng camera natin. So, natakot ako na bumili ulit ng another nito para subukan ulit kung gagana nga or something like that. And, pangalawa, hindi ko rin talaga sure kung gagana sa Mac natin itong DSLR ko. That's why I decided na mag-go ako dun sa HDMI. Kasi yon may HDMI cable talaga kami. So, bumili na lang ako nung parang adapter niya, eh gumana kaagad. So parang nawala na sa isip ko to, itong simpleng wire lang na to. And then suddenly, bigla ko nga naisip na, teka lang, ba't hindi ko nga i-try ulit? So naghanap ulit ako ng cable. Actually, nagtanong-tanong na ako sa mga stores ng ganitong klaseng wire at dinala ko na mismo yung camera ko. So meron akong napuntahan, I think sa CD options yata yun. Wala nang CDR king. Tinest nila tapos nag-swak naman. And then from there, nag-download lang ako ng software mismo ng Canon. Gamit kasi natin ngayon is Canon EOS 1100d. Okay, so dinownload ko lang yung software niyan dito sa Mac. And then from there, nagkaroon na ako ng option sa mga webcam tools ng Mac natin. Instead of FaceTime HD camera yata yung pangalan nun, nagkaroon ng another option which is yung Canon EOS. So right now, every time na meron Zoom meeting, Facebook call, or something like that na required,
yung webcam nung Mac ko. So itong Canon ko na yung ginagamit ko. So mas malinaw yung camera ko and mas maganda yung quality kasi at least sa akin naka-focus. Kasi pag built-in na camera lang, 'di ba? Lahat kayo flat eh. So alam naman natin yung quality noon. Right now, dito sa pagre-record natin, ganito na rin ang ginagawa ko. So if you want to use your DSLR as a webcam, specifically ito tulad ng ginamit ko, yung Canon DSLR. First na gagawin niyo is that punta lang kayo sa website mismo, ha. Sa website mismo ng Canon and then hanapin niyo lang yung model ng camera niyo and then makikita niyo na doon yung mga softwares na pwede niyo i-download. Meron doon webcam. Tapos download niyo lang, install and then from there lalabas na yung option sa mga application sa laptop niyo or sa PC ninyo. So, itong DSLR na, you can use it as your webcam na. So, right now, mas napaganda yung options ko every time na nag-record ako or every time na kailangan ko ng webcam. Kasi at least ngayon, medyo maayos na talaga yung webcam ko. Kasi nga, ito ng DSLR yung ginagamit natin. Okay? Kaya right now, medyo mas malinaw na. Kitang-kitang sabog-sabog yung buhok ko. Ang gulo-gulo-gulo-gulo na ng buhok ko. Ayun guys, so I hope itong munting na i-share ko sa inyo ay kahit papaano nakatulong na parang hindi ka satisfied dun sa built-in camera na meron ka dun sa laptop mo, sa Mac mo, or sa mismong PC mo. And then may extra ka naman DSLR or yung DSLR mo, hindi mo naman nagagamit. So gamitin nyo to para at least kitang-kita naman yung kagwapuhan at kagandahan ninyo ng mga client ninyo. Diba? Maganda rin yan, pampa-impress din yan sa mga client. Makita nila na ang linaw ng okay. So guys, if you have any comments, questions, suggestions, or any violent reaction regarding dito sa napag-usapan natin, please comment it down below na lang din. And if meron ka pang ibang ideas tulad sa mga paggamit ng webcam or sa mga softwares na pwedeng gamitin, please comment it down below na lang din para malaman din naman ng ibang viewers natin. So ngayon, click mo na lang yung like button yan, especially kung nagustuhan mo itong na-share ko sa inyo ngayon. And kung first time mo din sa ating channel, please subscribe and click that bell button para at least ma-remind ka pa sa mga susunod pa nating contents na gagawin. Once again guys, thank you so much for watching this video. My name is PJ Valencia and you're watching FiSH Creative Vlog.